ko talaga. Simula noon, nag-decide ako na pagbutihin yung buhay ko. At sabi ko nga, lahat gagawin ko, ibababa ko ang ego ko para marating ko kung ano yung gusto kong marating talaga. Walang hiya-hiya. Ako ang tuming question, siguro lahat eh, medyo na curious sa ganito mga pagkakataon. Including me, na when it comes to printing money in the Philippines, bakit nga ba sa isang bansa na nagkukulang ng budget, kung meron naman pala tayong printing production sa Pilipinas, bakit hindi na lang tayo mag-print ng mag-print ng pera? Actually, Okay, welcome nga pala sa isa na namang episode ng Umerpus Project. Siyempre, nandito tayo sa podcast na hindi natin dapat sayangin yung bawat minuto ng pagtutok nyo sa amin. Kung saan pauulanin namin ng iba't ibang klaseng impormasyon na siguradong kapupulutan ng aral at very inspirational story. Nasabi nga nila ay meron tayong two kind of species sa ating brain. Na yung isang species ay yung tinatawag nilang successful species. At the other species, they usually what you call poor species. So para manalo yung isang species over the others ay kung ano lagi ang pinapakain mo sa kanya. The way you do, the way you think, and the way you move, and the way you watch all the things in social media, eh yun yung magiging ikaw. Kaya nandito ko ngayon sa channel na kung saan minabuti namin na mag-provide ng mga impormasyon kung saan mapapakain natin yung tinatawag nilang successful species on our brains. Kaya naririto ka sa channel na kung saan kapag hindi ka na-entertain, sigurado, pinaya. Weaponize your curiosity with extraordinary belief. Umerpus Project. Alright everyone, huwag na natin pahabain pa at umpisahan na natin agad ang ating talakayan na puno-puno ng impormasyon. Please welcome ang ating butihing kaibigan, Mr. Arjun. By the way, I want to thank you first for having me here on this channel. It's my privilege to be here. Okay, tell us about yourself. Sa mga masugid nating taga-subaybay o taga-panood, saan man kayong sulok ng mundo naroon, binabati ko kayo ng magandang hapon, magandang umaga at magandang gabi. Kayo ang lida rito sa channel na to. So sa mga pagkakataon to, gusto namin na sana malaman kung paano at saan nag-umpisa ang iyong istorya bago ka maging founder, CEO ng RJ Rabelo Events. Ako'y isang produkto ng kahirapan, tubong taga Paranaque. Ayoko mang ipagkalat o ipangalandakan. Eh, ako'y lumaki sa isang hindi ka nais-nais na environment. How could you say in details na paano yung hindi ka nais-nais na environment? Ayoko mang mahusgahan bilang isang mababang parte ng lipunan. Aaminin ko na ako'y produktong squatters area. Okay. So, nanggaling ka from the very start sa squatter area sa Pilipinas. Saan lugar to? So, nagsimula kami kung saan naninirahan kami sa ilog. Kung may makikita kang mga bahay na yari sa Kawayan na nakatirik sa ilog, hindi naman totally floating because permanently nakabao ng Kawayan sa ilog. At sa tulo ng Kawayan, doon kami nagtitirik ng aming tirahan. So, sa madaling salita, talagang hardcore squatter talaga. Produkto ko ng kahirapan. At hindi ko kinahihiya. That's the truth. Actually, doon tayo humuhugot ng kung nasaan yung kasalukuyan ngayon sa ating pinanggalingan. Okay, tell us about the squatter area. Kung paano yung mga kalakalan sa squatter area na hindi karaniwang nalalaman ng mga taong nandun sa regular type of living na tinatawag natin sa ating society na nasa neutral type of life na hindi nila nakikita kung ano yung mga nasa sistema o yung kalagayan ng mga nasa laylayan ng sitwasyon ng ating populasyon sa Pilipinas. Ano yung mga kwento sa ilalim o sa likod ng istorya kung paano mamuhay sa squatter area? Actually, ang dark side of my life is yung pag sinabing tubong squatter ka eh, nasa mababang antas ng lipunan ang tingin sa'yo. Oh, you're being criticized agad. Yeah, stereotyping. Mm-hmm. Yan ang karaniwan sa mga, which is totoo naman. Mm-hmm. Napakababang antas ng lipunan ang aking kinabibilangan nung aking kabataan. Kaya noon pa man, nasa mindset ko na hindi namang masasabing inggit, pero hinahangaan ko yung mga nakikita ko na nagsusurvive sa buhay. At kalakip nito is yung kahirapan simulat sa pool nung ako'y isinilang pa lang. So, lingid sa kaalaman ng lahat, ako'y lumaki nga sa isang squatter area. Simula nung aking kabataan, pinangarap ko actually nga makapag-aral upang matakasan ang kahirapan. Subalit, napakadaming hadlang. Alam mo naman, pag nasa squatter area ka,
puno ka ng barkada. Kung natatandaan ko, nung usapan natin is yung peer pressure na tinatawag. Which is, kailangan mong gawin para maging in ka. Otherwise, outcast ka. Kasi ito ang environment na kinabibilangan mo. Pag sinabing streetwise daw na sinasabi, kailangan na marunong kang makisabay sa agos. Iyon. O kailangan... yung tinatawag nila na you really need to learn how to swim with the sharks. Yeah. So actually, bata pa lang ako, nagkaroon ako ng dalawang persona. Isang persona na kaya kong pangatawanan yung pagiging squatter ko para mapabilang ako sa grupo or hindi ako maging outcast. And at the same time, ito yung ako na nangangarap na matakasan yung kahirapan ng buhay. Sa pamamagitan ng dalawang persona na yun, medyo may confusion yan. In the younger age, medyo mahirap yung pinagdaanan mo talaga. After that? Di naging madali sa akin. Kasi kung tatanungin, ang mga natural na nag-high school, nakakapagtapos sa loob ng 4 na taon. Which is, ang nangyari sa akin is, nagkaroon ako ng 4 na eskwela para lang makapagtapos. Ibig sabihin, instead of 4 years, ang nangyari sa'yo, 4 different schools. Bang klase ha. Pero ilang taon mo overall, lahat kinuha yung... Overall, kung hindi ako nagkakamali, 7 years. Yung secondary mo, 7 years inabot. Bakit? Alam mo naman ng Pilipinas, kapag ka nasa isang barangay ka, most probably hindi nyo kasundo ang kabilang barangay. Oh. Sa barangay namin, walang high school. So, kinakailangan ko pang tumawid ng kabilang barangay para lang makapag-aral. Sa likod ng mga istorya, behind your lines, palagi ka napapatumbo. Iyon na nga, iyon ang gusto kong... Naaamoy ko na eh. Saan tatakbo yung istorya? Kasi I've been there in that kind of situation. Especially when I was in the Philippines, nandun din tayo sa estado ng buhay na nasa streetwise tayo. Ang ginagalawan natin, pwede natin sabihin na tayo batang hamon. Kung saan lumaki tayo sa street o doon tayo, karaniwan nagpapalipas ng oras, uwi nga lang tayo kahit na si Batulet. Kaya nagkaroon tayo ng mga nalit kung saan nagpapatibay sa atin sa pagkatao natin ngayon sa kasalukuyan. Dahil yung pundasyon natin talagang katulad ng kwento mo ngayon, malalim. So ano pa mga may share mo sa amin bukod doon sa pagiging squatter? So, at ngayon nagkakaroon ka ng medyo maraming troubles in life? Ako. Naging wake-up call sa akin talaga is yung nasangkot ako sa isang malaking bulo. Oh. Kung saan is may mga involved ng barangay, polis, at hindi na maganda. So, merong isang malaking insidente na nangyari sa isang Pilipinas. Meron. So, na kung saan namulat talaga yung parang pinuhusan ka ng tubig sa katotohanan. So, nag-reflect ako sa sarili ko, eto na lang ba ako? Kailangan kong may gawing action. It's either pangatawanan ko na lalaki ako dito sa isang magulong buhay or kailangan kong gumawa ng hakbang, isang malaking hakbang para magkaroon ng pagbabago. Pero sa nakikita ko, it only takes one shot. Sabi nga nila, parang pagong yan na yung pagkakataon gagapang sa harapan mo. Kapag hindi mo in-embrace yun o ginrab yung pagong na gumagapang sa harapan mo. Kapag lumampas yun, lilipad yun na parang agila. Na kapag lumipad na parang agila, wala na yun yung pagkakataon na yun na binigay sa'yo. Dahil ang tagumpay daw, sabi nila, parang camping. Para kang aakyat sa bundok. Hindi ka naman siguro aakyat ng bundok na magdadala ka ng refrigerator. Siyempre, ang mga aparatos lamang dadalhin mo sa yung tagumpay kung saan na yung magagamit mo o mamamaximize mo yung pagiging efficiency ng bagay na yun sa pag-aakyat mo sa bundok. Kung talagang pinukurso mo tagumpay, dapat sabi nila, nakapokus ka lang sa self-development o yung mga bagay na kailangan mo lang na sangkap para dun sa tagumpay. So, sa kabila ng hirap at downfall ng aking buhay, ito na ngayon. Pinalad naman akong makapagtapos ng aking high school at naitawid ko rin ang aking college sa TUP Manila. Oh, ibig sabihin talagang naisalba mo talaga yung mga pagkakataon na yun. Ano yan? Dahil lahat yun sa wake-up call na nangyari sa'yo, yung kahuli-hulihang pagkakataon. Yung kahuli-hulihang nangyaring kaguluhan ang naging wake-up call nga sa akin. And after that, nag-decide na nga ako na dito ako sa positive side. Okay. Talagang diniretso mo na. Diniretso ko na. Grit and grind. So, before nga graduate ng college, nagkaroon na ako ng supling, which is si Rihanna. Shout out sa'yo. Love you. Simula noon, nag-decide ako na pagbutihin yung buhay ko. At sabi ko nga, lahat gagawin ko. Ibababa ako ang ego ko para marating ko kung ano yung gusto kong marating talaga. Walang hiya-hiya. Pinalad naman tayo. After graduating, nakapasok ako sa Bangko Sentral ng Pilipinas. It's a big honor actually. Para sa information ng ating mga viewers, sila actually nagpiprint ng pera sa Pilipinas. Maiba ako. Ultimate question, siguro lahat medyo naku-curious sa ganito mga pagkakataon. Including me. Na when it comes to printing money in the Philippines, bakit nga ba na sa isang bansa na nagkukulang ng budget, kung meron naman pala tayong printing production sa Pilipinas, bakit hindi na lang tayo mag-print ng pera? Actually, kakatawa kasi
Yan din ang tanong ko dati sa sarili ko. And then, nung nakapasok ako... For sure, marami sa mga viewers natin, talagang gusto kong malaman niya. Kasi logical situation na, nga naman, kung nakakapag-print pal tayo, kung meron tayong printing production sa Pilipinas ng money, na yun ang nagkukulang sa ating bansa, which is budget, bakit tayo mag-print na mag-print ng pera, di ba? Ba't hindi natin bigyan gawing milyonaryo ang bawat isa, di ba? Pero kasi ganito yan. Actually, yung budget ng bansa is nakadepende sa economy nga natin. May pinagbabasihan yan para magkaroon ng equilibrium. Hindi naman pwedeng mag-print na lang ako na mag-print ng pera at bawat Pilipino ibigyan ng maraming pera. Isipin mo kapag nangyari yun, mawawala ng value yung pera natin. Kasi may nangyayaring exportation yan. So, mawawala ng value ang pera natin kung ang lahat ay magkakaroon ng malaking halaga. Okay. Meron palang meron palang reason behind kung bakit hindi sila basta-basta nakakapag-print ng pera. Meron pala, yun palang kasagot. Isang napakalaki mo sa Pinas. Kung meron ka naman palang stable na trabaho sa Pilipinas, what is the reason behind na para maging OFW o mag-abroad ka pa? Kung meron kang stable na trabaho, napakagandang trabaho para sa akin yun. Napakagandang katanungan yan. Kasi kung babalikan natin ang aking pagtatapos, ako'y graduate ng graphic arts and printing technology. You actually pursue your dream? Yeah, yun ang passion ko talaga is yung art and then at the same time yung technical part. Kung titignan mo is split into two. At nanaig sa akin yung pagiging artist ko. So, nag-decide ako na iwanan yung trabaho na kung saan kampante ako at i-pursue yung artistic side ko. So, doon na nag-umpisa yung pangingibang bansa mo? Doon nag-umpisa ang RG Ravel Events. So, pakakabangan natin yan pagkatapos lamang ng ating pinaka-short commercial. Nandito ka sa channel na kung saan kapag hindi ka na-entertain, sigurado, binaya. Ayan guys, muli nga tayo nagbabalik sa ating talakayan. Ano yung mga naging istorya mo rito? Paano ka nag-start? Masasabi kong parte ng pinag-aralan ko yung trabaho ko pero malayo nga sa passion ko kasi feeling ko hindi pa rin ako kumpleto . May kulang pa rin sa kabila ng reliable na trabaho ko. Meron pa rin akong hinahanap . Kaya yun, nung nabigyan ako ng opportunity, hinanap ko yung sarili ko dito. Para magkaroon ka ng isang stable at maganda-gandang government kind of work in the Philippines. So matibay siya. Bagamat hindi naging madali ang buhay ko pagdating ko dito, nagsimula tayong bed spacer. Pinagpatuloy ko ang paghahanap ng greener pasture. Yun, sa wakas. Dahil sa pagpupursige at dahil na rin sa luck siguro, nakapasok tayo sa photography company sa Dubai Mall. Ang unang trabaho ko nga pala dito is retoucher photographer. Taga-edit ka ng pictures at the same time kumukuha din ng retrato. Tumagal naman ako ng 3 taon. 3 years. Tinapos ko yung kontrata ko and then nag-jump ako sa ibang trabaho. Mapasok ko na lang din, no? Nung last month nga pala is nabigyan kami ng opportunity para ma-cover yung concert ng ilan sa mga hinahangaang personalidad sa Pilipinas, which is we are so privileged to do that. Makikita nyo dun sa YouTube channel ko or dun sa Facebook, pinagmamalaki ko na kami yung kumuha kay Casey Tandingan sa last concert niya sa WTC. Pag-a-pumita sa Mangubat and TJ Monterde. May kwento ko lang, yun nga pala is yung nag-concert naman dito ang parokya ni Edgar. So, isa ako sa nag-shoot doon. Aside from that, muli nila akong napansin or nakitaan ng Edge dun sa BMX International Championship na ginanap dito sa Abu Dhabi, which is nilagay din nila sa page nila. Congratulations at maraming salamat din. Salamat. Ako isa, actually, bilang Pilipino, nagpapasalamat sa kabutihan tag-live na inaangat mo yung pangalan ng hindi lang ng ating bansa, kundi yung dignidad ng bawat OFW na naririto ngayon sa Abu Dhabi. Dapat pagtrabahuhan natin. Kasi mientras dapat habang naghihintay tayo ng swerte, is meron tayong ginagawa para mapaunlad yung sarili natin or at least meron tayong ginagawa na steps para maabot yung gusto nating mangyari. Kasi it doesn't matter kung maliit na steps yung hakbang natin. As long na gumagalaw ka or may ginagawa ang hakbang, panalo ka. Bilang OFW, napakahalaga sa atin na meron tayong komunidad na kinabibilangan para mapanatili yung pananalig natin sa taas. I'm proud to say na part na ako ng community ngayon, which is yung Sanctuary of Faith na tumutulong sa akin spiritually para ma-handle ko yung sarili ko at kung paano ko rin i-handle yung negosyo ko ngayon. Isa na naman pong palakayan na napakaraming impormasyon at siguradong very inspirational story. Sana po'y patuloy kayong tumuto at huwag nyo makalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga ilalabas nating inspirational story. At siguradong patuloy pa rin ang napakaraming aral dahil nandito ka
sa channel kung saan kapag hindi na na-entertain, sigurado, denial. Weaponize your curiosity.